Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys, it's me again, Krang TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin ang anim na pinakamalalakas na awakening ng Devil Fruit sa One Piece series. So ang Devil Fruit nga ay isang napaka-misteryosong distinctive fruit kung saan kilala nga itong nagbibigay ng kapangyarihan sa kung sino man ang kumain nito. Kapag nakain nga nito ay magkakaroon ng permanent superhuman powers at permanent inability to swim. So sa kabuuan, ang Devil Fruit ay encompass ng daan-daang powers at ang mga fruit na ito ay nahahati nga sa tatlong klase. Ang una ay ang Paramecia, na kung saan ay nagbibigay ng vast array of strange ability. Ang ikalawa naman ay ang Zone Type. Ito ay binibigyan ng kakayahan ang user na makapag-transform into animals at animal hybrids. Ang pinakahuling klase naman ay ang Logia, kung saan naman ay binibigyan ng kapangyarihan na maging at makontrol ang natural elements. Sa entire One Piece series, naging o nagkaroon ng malaking papel ang Devil Fruit dito, kung saan ito nga ang pangunahin ngang pinagkukunan ng kapangyarihan ng bawat karakter bukod nga sa haki. So sa dinami-dami nga ng Devil Fruit na inintroduce sa atin sa One Piece series, ang bawat fruit na ito ay merong magkakaibang taglay na kapangyarihan, kung saan ang mga user nito ay talagang nagtataglay ng lakas. At hindi lang yan sa pagkain ng Devil Fruit at pagkakaroon ng kapangyarihan na tatapos ang lahat, dahil meron din itong tinatawag na awakening, ang special stage ng Devil Fruit power, kung saan kung mapapansin ay bihira nga lang mangyari sa series. Dahil sa awakening na ito ay mas pinapalakas pa nga niya ang user nito, na kung saan pati ang kapaligiran nito ay naaapektuhan. Kaya naman, sa videong ito, pag-uusapan natin ang anim na pinakamalalakas na awakening ng Devil Fruit. Ang ika-anim nga sa ating listahan ay ang Mochi Mochi no Mi. Ang Mochi Mochi no Mi ay isang special paramecia type. Ang Devil Fruit na ito ay binibigyan nito ng kakayahan ang user na makakreate, makakontrol, at mag-transform into Mochi. Ang nagtataglay nga ng Devil Fruit na ito ay ang anak nga ni Charlotte Linlin na si Charlotte Katakuri. Katulad nga ng ibang Devil Fruit, ang Mochi Mochi no Mi ay may potential nga to be awakened, kung saan ang user nito ay may kakayahan to turn inorganic material na nakapaligid sa kanya into Mochi. At ang awakening na ito ay nagawa nga ni Katakuri. Noon ngang magawa ngang ma-awaken ni Katakuri ang Devil Fruit niya, ay nagawa nga niyang ang entire Mirror World ay gawing ngang Mochi at natrap din niya si Luffy sa ground. Dahil sa teknik na ito ni Katakuri tulad ng Drop Mochi, ay mas naging mahirap nga siyang talunin sa labanan. Sinasabing ang pinakamalakas na awakening teknik niya ay ang Mochi Ginchaku. Gamit ang kapangyarihang ito, makikitang sinomo ni Katakuri ang iba't ibang Mozu Donuts, kung saan ay ginawa niya itong giant arms. At ang arms na ito ay coated nga ng high level armament haki. At dahil din dito ay nagawa ngang mapatamaan ni Katakuri ang kanyang kalaban kung saan mang direksyon. Una ko ang nakita ito sa labanan nila ni Luffy. Ang ikalima naman sa ating listahan ay ang Jiki Jiki no Mi. Ito ay isang paramecia type Devil Fruit, kung saan ay binibigyan nito ng kakayahan ang user na mag-create ng magnetic forces at gamitin ito upang makontrol ang metal. Katulad ng ibang Devil Fruit, capable din ito na ma-awakened ang ability. Once na nagawa ngang ma-awaken ito, ang user nito ay capable nga to turn other object, kasama na dito ang living organism, into magnet sa pamamagitan nga ng assign ng specific polarity. Ang nakakain nga sa Devil Fruit na ito ay si Eustace Kid. Noong na-awaken nga ito ni Kid, nagawa nga niyang magamit ang ability na tinatawag na assign. Ang sinasabi ngang strongest awakening technique nito ay ang Punk Clash. Ang Devil Fruit awakening na ito ni Eustace
The Skid ay pinapayagan nga siya nito to assign magnetic properties sa kahit sino. Pag nagawa niya ito, nag-i-increase ng massively ang level ng attraction. At ito noon ay ginamit naman niya kay Big Mom. Ang ika-apat naman sa ating listahan ay ang Ito-Itonomi. Ito ay isang paramecia-type devil fruit kung saan ay binibigyan nito ng kakayahan ang user to create and manipulate ng strings. Ang nakakain nga ng devil fruit na ito ay ang former warlord of the sea na si Don Quixote Doflamingo. Noong ma-awaken ito ni Doflamingo ay nagawa nga niyang gawing string ang kanyang surroundings o ang kanyang paligid at mamanipulate ito freely. Sinasabing ang strongest awakening technique nito ay ang God Thread. Sa tuwing ginagamit ito ni Doflamingo, nagagawa nga niyang makakreate ng 16 large construct of threads kung saan ito ay coated nga or nababalot ng haki. Gamit ang thread na ito na tinatawag na 16 Holy Assassin's Bullet, inaatake nga niya ang kalaban na merong incredible power. Nakita nga natin na ginamit niya ito laban sa King Kong gun ni Luffy. Ang ikatlo naman sa ating listahan ay ang Gasha Gasha Nomi. Ito ay non-canon. Ang devil fruit na ito ay isa pa ring paramecia type devil fruit na nagbibigay ng kakayahan sa user nito to telekinetically disassemble object at reassemble kung saan man, making them assimilation human. Ang devil fruit na ito ay kinain nga ni Douglas Bullet. Noong ang devil fruit power nito ay na-awaken by Bullet, binibigyan siya ng kakayahan to use his merging powers. Dagdag pa rito, maging ang kanyang surroundings ay namemerge niya kung saan ito ang dahilan kung bakit nga siya nakakatakot. Ang sinasabing pinakamalakas na awakening technique niya ay ang Ultimate Frost. Gamit ang awakening ng kanyang devil fruit, makaka-create nga siya ng giant humanoid figure, infusing haki to his arm. Nagagawa nga ni Bullet na suntukin ang kanyang kalaban na mayroong great power. Ang Ultimate Frost ay sapat na upang nga matalo ang mightiest of pirates. Upang nga tumapat sa kanya, kinakailangan pang ang i-inflate ni Luffy ang kanyang King Kong gun para ito ay maging mas malaki. Ang ikalawa naman ay ang Opi-Opi-Nomi. Ito ay isa pa ring paramecia type devil fruit at ito ay kinain nga ng Captain of the Heart Pirates na si Trafalgar Law. Binibigyan siya nito ng kakayahan to manifest spherical space kung saan ang user nito ay kaya ngang manipulate ng orientation, movement at physical configuration ng kahit ano at kahit sino in a surgical fashion, making a free modification human. Once na ang fruit na ito ay na-awaken, ang user nito ay magkakaroon ng ability to apply space altering properties sa foreign object gamit ang special rooms. Ang strongest awakening technique nito ay ang puncture wheel. Makikitang kapag gamit ito, ang sword niya ay humahaba at kapag na-reach na nga nito ang maximum length, naglalabas naman si Law ng tremendous powerful shockwave sword at ito ay ginamit nga niya doon kay Big Mom. At ito na nga, ang una naman sa ating listahan ay ang Hito-Hito-Nomi Model Nika o commonly known as Gomu-Gomu-Nomi. Ito ay isang mythical zone type devil fruit kung saan ay binibigyan ng kakayahan ang user to transform and gain power of the sun god Nika. At ito ay kinain or nakain noon ni Monkey D. Luffy. Kung mapapansin, matapos nga niyang makain ito ay nagmistulang ng goma ang katawan niya at power to bring smiles sa mga people's faces. Ang mga nakakain nito ay kilala bilang Warrior of Liberation. Upon the fruit awakening, ang physical appearance at abilities ng user ay nagta-transform din. And upon transforming, ay mas nagkakaroon ang user ng Nika characteristic and constant laughter. At bukod nga dyan, na-create nga ni Luffy ang Gear 5 kung saan hindi nga niya in-inflate ang kanyang sarili at gamit ang Busushoku Haki. Instead, he assumes appearance no different mula sa kanyang regular one. Instead, meron nga siyang mas maraming flame-like hair na merong pure white shape na naka-spread nga sa kanyang damit. Irregular din ang mata ni Luffy at mapapansin din ang kanyang pagtawa. Sa state na ito, kayang-kaya nga niyang i-inflate ni Luffy ang kanyang sarili freely at using Gear 3rd gaining strength. Bukod dyan, ayon pa kay Kaido at sa mga elders, ang Gear 5 ay ang most ridiculous power in the world. So napakalakas talaga ng devil fruit ni Luffy. So sa ngayon guys, hindi ko pa gaanong maipapaliwanag ang transformation na
ito ni Luffy. Pero gagawa nga ako ng video para nga sa transformation na ito ni Luffy. So sa ngayon, yan muna ang anim na pinakamalalakas na awakening ng Devil Fruit Power. Pero kung kayo ang tatanungin, ano sa tingin nyo ang pinakamalalakas na awakening ng Devil Fruit Power? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!